may magdepensa dito kay Rampage sa kay Raymundo. Kaya lang ito yung nangyari sa kanya. Mismo yung dinedepensahan niya ang nag-strike sa kanya. So sa ngayon, dito sa video na ito, medyo makikisi-chismis muna tayo dun sa ibang mga nag-charity vlogger na may issue ngayon. Isa sa medyo mainit na napag-uusapan ngayon is itong si Rampage. Isa siya ang charity vlogger na kumbaga medyo hindi maganda yung kwento nila ni Bal Santos Matubang at saka nung mga defender nila or mga supporters nila. Ngayon, itong babaeng inyong nasa harapan, si Madam Maldita ng UK, is isa sa mga defender ni Rampage. Okay? Doon tatakbo yung usapan natin. Pero more on kung paano siya in-strike at ano yung nangyari sa channel niya. So, yun yung aking gustong share dito sa inyo kasi it's about related sa guidelines ni AdSense, ni YouTube, or ng may-ari ng video. So, but before po ako mag-start, ako nga po pala si C2NG06 and welcome sa akin channel. Bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin ho. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming uploads. And kung meron kayong sarili niyong opinion or comments, please leave it to our comment section. And bumabalik po ako at binabasa ko yung mga comment ninyo. Alam ko pong nag-alaan kayo ng oras para doon. So, just basta't maganda yung pagkaka-comment, I do reply po. Maraming salamat po. So, punta tayo dito kay Madam Maldita ng UK. So, just a brief history. Hayaan kong siya mismo yung magkwento kung ano yung nangyari sa channel niya at kung bakit siya na-strike. Gusto ko lang ayusin ito at sabihin sa iyo. Nasa pag-umpisa pa lang talaga, Rampage, ito ang sasabihin ko sa iyo. Pag-umpisa ko pa lang sa YouTube channel ko, ako ay gumagawa ng sarili ko. Vlog. Hindi nagagaling sa'yo. So then, in-stop ko yun. In-update ko na lang ito mula nung nagtampakan ang mga defenders sa inyo. Start from your Rampage. Ako ay nagtanggol sa'yo. Nung kayo ay gumagawa pa lang ng bahay ni Raymundo. Kaya ako talaga, isa akong tagahanga ni Lola Damiana. Doon pa lang kay Bal Santos Matubang at Kalingap. Okay. Nung nagkagulo-gulo na dahil ginawaan mo nga sa Raymundo ng YouTube channel, doon na nag-umpisa ang mga salitang hindi maganda. No? Doon nag-umpisa ang lahat. So doon ako, naglakas loob. Sabi ko sa sarili ko, makagawa nga rin ng video at i-defend ko itong mga taong ito dahil naaawa nga ako. Okay? Naaawa nga ako kaya dinipensahan ko kayo. Wala pa ako sa group na mga yan. Okay? Hindi ako kasalig sa kanila. Lumaban akong mag-isa. Okay? Andyan na yung mga batikos sa akin. Kinain ko lahat yung mga batikos nila sa akin. Ang unang depensa ko ay, ang kalaban ko ay si Michelle Jabina. No? Diyan na yung sabihin nila, marami kami, nag-iisa ka lang, yung ay sinabi sa akin. Ito ang sagot ko, nag-iisa man ako, tuloy pa rin ang laban ko para sa inyo, ni Raymundo, at ikaw, Rampage. No? Pinaglalaban kita. So, ito na ang pinaglalaban ko. Ito ang sukli mo sa akin, nakalista yan, kung ano ang iyong copyright claim. Well, I cannot do anything with that kasi ginawa mo na ito, ano? But you should think first. Look back kung ano ang nagawa ng isang tao sa'yo. So, yun yung nangyari sa kanya. Isa siyang solid talaga ang defender nitong si Rampage at si ni Raymundo. Mga base sa kwento niya talaga na marami siyang taong nabanggit actually dito sa kanyang upload na to na mga naging part ng kanyang journey as a defender ni Rampage. And na-mention niya rin yung mga taong nakalaban niya and she fight alone regardless gaano man kadami yung mga pwede niya sagasaan. Kasi gusto niya nga magkaroon ng at least mayroong magpahayag, may magdepensa dito kay Rampage at kay Raymundo. Kaya lang ito yung nangyari sa kanya. Mismo yung dinedepensahan niya ang nag-strike sa kanya. Which is a very unique para sa akin dahil
supporter ka, pero ang nangyari, kinalabang ka sa sarili mong sinusuportahan. Although may kwento na parang hindi directly si Raymond, si Rampage daw ang nag-strike sa kanya, kundi yung misis. So that's another story. So let's focus on this issue na kung saan bakit siya na-strike. Medyo may nasasabi si Madam na claim at saka strike. Kasi magkaiba po itong dalawang to. Okay, based ito kay YouTube sa guidelines niya, ha. I am not speaking dahil sa sabi-sabi, but this is directly from YouTube. You can check YouTube Help Center at nanduron po itong sinasabi ko. Ang copyright claim is a claim lang siya. Okay? It's either mag-shared revenue kayo nung nag-strike sa'yo at pwedeng kunin niya lahat. And ikaw, as the owner ng video na yon na kiniklaim, meron ka rin pwedeng gawin. It's either i-mute mo yun or alisin mo yung part na kung saan na copyright claim ka. Or i-private mo siya. So yun yung sa claim. And it doesn't affect the whole channel. Okay? Yung certain video na yon at yung video na yun is kaya mo pa siyang gawan ng paraan para hindi siya bigyan or bigyan siya. So yun po yung copyright claim. Okay? According po yan sa explanation ni YouTube. Okay? Kung gusto niyo pong maintindihan yan, magla-live po ako ng 8 PM every Saturday and I can elaborate po yan. And regarding naman po sa strike, ito ay penalty talaga na ibibigay ng nag-strike sa atin. And all of this is may email tayong nare-receive regarding ito ay claim or strike. Lahat po yan mag-i-email sa YouTube informing yung person na gustong i-claiman at i-strike is mayroong email galing sa may-ari ng video. Okay? Kasi ganito ang magiging sistema niyan. Halimbawa, kinuha niyo yung video ko or kung sino man ang kumuha ng video ko, magkakaroon ng notification sa side ko yan na may kumuha ng video ko. And pag tinignan ko yung letter na yon, mayroon akong choices na pwede ko siyang bigyan ng 7 days notification na alisin mo yung video ko or either mag-share tayo ng revenue. May mga ganong sistema yan. Mayroon tayong 7 days ako as may-ari na inform yung kumuha ng video ko na alisin niya yan. Yun yung isang option. Another option is yun nga, mag-claim. And another one is strike. Strike is the worst. Kasi ito is magkakaroon ng epekto sa channel nung na-strike. Kapag ka mismo yung may-ari ang nagbigay ng strike sa isang kumuha ng video, directly is a first strike agad yun. At may 90 days period yung in-strike na maging mabait. At kailangan niya magpakabait para hindi siya ulit mabigyan ng another strike. Dahil sa first strike may 90 days ka, second strike is another 90 days. On top of your first 90 days at nag-commit ka ng another one is dalawang 90 days ang kailangan mong bunuin. Kung ika 50 days mo, magkaroon ka ng another second strike, so 50, so may natitira kang 40 days plus 90 days. So ganun po yung nangyayari sa strike natin at yun yung magiging epekto sa channel natin. Sa case ni Madam, mukhang hindi pa siya nag-upload pero lahat ng mga live streaming niya is na-accept. Okay, pwede siya mag-live kasi mayroong mga cases na hindi ka makakapag-live ng 90 days pero makakapag-upload ka ng mga videos mo. May mga cases naman na both hindi mo pwedeng gawin. Depende yan sa penalty na gustong ibigay ng may-ari ng video sa atin. Sa case ni Madam, nakakapag-live siya. But I'm not sure if pwede siyang mag-upload kasi more on live siya sa ngayon. So ang nangyari sa kanya is nabigyan siya ng strike ng taong binidepensahan niya. Which is very sad to say is parang hindi napakaganda, lalong-lalo na doon kay Rampage. Dahil yung taong nagdidepensa pa sa'yo, yung ginawan mo ng ganitong bagay. Okay? So, and always remember po na kahit yan is sa sinabi natin nireaksyonan, katulad ko nireaksyonan ko si Madam, pwede niya pa rin akong i-strike pag nagkaroon ng message si YouTube sa kanya na kinuha ko yung video niya. Pwede niya akong i-strike. So regardless may liit or mahaba yan, as long as nagbigay si YouTube ng message sa may-ari ng video at yung may-ari ng video gusto tayong balikan, pwedeng-pwede niya pong gawin yon. So hindi po safe na nag-reaction video ako, yung ibig sabihin noon is safe na ako. So depende po yan sa substance na nilagay ko dito sa video na to para mag-iba siya totally. Na magkaroon siya ng bagong itsura sa kabuuan na magiging akin siya. Nagkaroon ako ng added value dito sa video na to para matawag ko siyang akin. So yun po yung nangyari kay Madam at yun po yung kaibahan ng copyright claim at saka copyright strike. So sa case ni Madam, automatic meron siyang 90 days
na para maging magpakabait na huwag mag-commit ng another mistake kahit hindi siya kay Rampage or kahit sa iba siyang YouTuber nagkaroon ng problema. As long as nabigyan uli siya noon within 90 days, so may second strike siya, huwag na po niyang paabutin ng third strike dahil nata-terminate po ang channel niya. So ganun po yung nangyari kay Madam Maldita ng UK. Hindi pa po siya monetized actually. Pero dahil nga po sa nangyaring problema ni Rampage na dinidepensahan niya pa naman sana, is yun yung nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng strike and dahil nga depender siya since the start ng kanyang channel, marami siyang video na kailangan tanggalin to avoid further damage sa kanyang channel. So lahat ng mga video regarding kay Rampage, upload o reaction, pinagtatanggal niya for safety purposes. Kung ako nasa kalagayan niya, ito is opinion ko lang, kung alam niya naman na some of those videos talagang may reaction siya na convert niya into her own video, i-leave it niya na lang. Para lang sa akin yun. So, nag-play, pero nag-play safe po si Madam kaya dinilit niya. So, totally half of her watch hours is nawala dahil nga dedicated yung channel niya in depending this Rampage. So, para kay Rampage, malaking kasiraan naman ito sa channel niya. And alam ko, ngayon talagang medyo maraming bumabati ko sa kanya. So, it's another topic na pag-uusapan natin dahil may money involved. Okay? Ito yung problema sa ibang nagcha-charity blogger. So, dito nadudungisan yung ibang adhikain ng talagang charity bloggers na nagbibigay. Although, alam naman po natin lahat na kumikita itong mga to. But how they return back the money is another question. Which is, ito yung nangyayari ngayon kay Rampage, kaya maraming bumabati ko sa kanya. Ang pinaka naging concern ko lang is depender siya nito pero yung strike nitong tao na to. And once na ibigay mo na yung strike, kahit i-recall mo yan, strike will still go on. So yun lang po and maraming salamat.